Welcome back to Herbin's Love TV! Yeah. Sir Terdy, paano po kayo nagsimula magkalapate or bilang panshir? Nung high school ako, nagtahalaga na rin ako ng kalapate nun. Kaso natigil din nun eh. Kasi ayaw ng nanay tatay ko dati may kalapate ako sa bahay eh. So sa pinsan nun po ako nakikilagay. Tapos nung bumukod ako ng bahay sa San Roque, sa San Pedro, yun, upisa ako nun. Lumapit ako dun sa chewing ko na si Ruel Reyes. Sabi ko, kasi total yung business naman namin. Napunta ako ng Batangas, ng Cavite. Sabi ko una sana, maghahagis lang ako ng kalapate, pagbabiyaya ko. Eh tapos sabi niya, huwag na, sabi niya, magpasukat ka na rin sa mga club, try mo na rin lumaro. Di yun. Una, pinadala niya muna ako ng mga ipon, ilaro, testingin ko daw muna kung mag-enjoy ko daw ba yung pagkakarera ng kalapate. So yun, hanggang sa nagdire-diretso na, hanggang sa nag-acquire-acquire na rin ako sa mga ano, sa mga puncher. Tapos yun, napalapit niya ako kay Marvic Ramirez. Tinulungan niya ako ng mag-umpisa nga kung paano gagawin sa training, kung anong gagawin sa derby, sa breeding, hanggang sa pinalat ng pagpa-uwi ng sa dulo. Sir Terdy, paano ka po nagsimula kumuha ng mga ibon at anong mga linyada ang mga hawak mo? Una, lumapit ako kay Marvic Ramirez para nga akong sabi ko dahil nag-umpisa nga ako kung paano nga ang gagawin na tama. Hindi rin naman ako nagkamali sa nilapitan. Hanggang sa nilapit niya na rin ako kay Jong, Sir Jong Benko, kay Sir Boyd Nicolas. Nilapit na rin niya ako dyan ng mga ibon. Kaya kumbaga, siya na yung parang naging talagang main na ano, na kung paano ko nagawa yung magpa-champion siya. Siya lahat yun. Tapos, ayun, yung mga hawak kong linyada ngayon, mga Bantenbrook, EDK, Pasindi, Leward, mga ganyan, Wegen, ganyan yung mga hawak kong mga lahi ngayon. Na halos lahi din naman lahat niya, tsaka lahi ni Sir Jong Benko ni Sir Boyd. Paano mo inaasikaso ang mga alaga mo mga kalapate? Ginagawa ko pagising ko, punta kagad ako ng loob. Nung paglalalo mag may breeding, tumututok talaga ako pag breeding eh. So, punta ako ng umaga, patuka, palipad ako sa taas. Dahil meron nga akong katuwang doon na loobman, halos ako, ang taas na lang inaasikaso ko. Dahil syempre doon ang pagka mga panlaro na hindi ko inahayaan na iasa sa kanya, gusto ko ako para matutukan ko rin yung ibon. Tapos yun, tapos bago ako umalis, pagka tungkol sa pag-business ko nga, bago ako umalis, sila muna inaasikaso ko. Pag uwi ko ng mga hapon, pakainin ko ulit sila, ganun. Kaya talagang binibigyan ko sila ng oras kasi, kumbaga, tayong tao, pag nagutom tayo, pwede tayong bumili ng pagkain. Eh, yung ibon, nakakulong lang yan. Pag nagutom, paano gagawin nila? Diba? Ayun. Para kaya, kumbaga, binibigyan ko sila ng oras. Pagdating po sa mga flyers, ako sila mag-training. Paano po ang inyong ginagawa sa mga ibon ninyo? Ginagawa ko, natural na palipad lang, patuka, tapos walang vitamins. Ang ginagawa ko na lang, sinasarapan ko na lang yung patuka nila para kahit papano, mabawi nila yung sa katawan nila kung nabubugbog sila sa lipad. Kakatingin lang sa akin ng vitamins ang ibon ko, mga 150 kilometers na, mga electrolytes, ganyan. Pag malayo na, para hindi sila umasa dun sa vitamins. Kasi mahirap kasi pag yung mga alaga mo, dumidepende na lang sa vitamina eh. Iba yung makuha nila yung natural na lakas talaga. Pagdating sa mga breeders, paano po ang inyong ginagawa bago sila isalang or i-breed? Yung natural na ginagawa lang din pag naghahanda, purga, ligo, flashing, ganun. Tapos sinasarapan lang yung patuka para pagka nagkainakay sila,
hindi mabilis bumabagsak yung katawan nila. Yun lang. Bali, ano sir, ano naman po yung mga vitamins or supplement yung binibigay nyo sa mga ibon ninyo? Yung natural na ano lang, na probiotics, flushing, ganyan. Flushing, tapos probiotics, tapos electrolytes, multivitamins, ganun lang. Para lang maisali nila yung vitamina dun sa mga inakay nila. Sir Terdy, ano naman po yung hindi nyo malilimutan sa pag-aalaga ng mga kalapate? Una, yung pag-champion ko nito nakaraang North Race, dahil hindi naman siguro biro yung magpa-champion ka ng tatlong ibon sa isang karera. Pangalawa, ito, ganito, nabablog na ako dahil sa pag-iipon. Siyempre, malaking ano din to na nabablog ka na, ayun. Sir Terdy, nag-out team po ba kayo ng mga ibon na hawak nyo sa inyong loft? Meron naman, paunti-unti, pagka meron mga pasobra sa breeding, ganyan, meron naman. Hindi naman tayo madamot sa ibon. Okay, sir. Bali, sir, may isa pa po akong tanong. Ano po yung mga maishishare ninyo or tips, lalo na sa mga newbie o nagsisimula pa lang sa pigeon industry? May papayo ko sa inyo, hanggat kaya nyong umpisahan nyo sa tama. Ikuha kayo ng ibon doon sa mga consistent na nananalo. Kasi kung gusto mong bibili ka sa pet shop, bibili ka sa daw, na ganyan daw ang lahi. Yung gastos kasi doon sa bibilin mong galing sa pansier na may pangalan, tsaka yung bibili mo sa pet shop, iisa rin naman yung gastos sa patukan nun. Ayun. Medyo nasa katotohanan ka na kasi once na kumuha ka sa mga nananalo, at least medyo 50% ng percentage mo, mataas na, kumbaga 60 ganyan, mga 60% na nung ano mo na makakapagpadulo ka ng ibon, nandun na yung chance ha. Kasi basta ang kukunan mo yung mga consistent na hindi nawawala yung pangalan lagi sa dulo. Kasi, di ba, sabi nga ng mga veterano, yung last lap, last two laps, yung mga, tawag dito, yung mga loadingan na doon nakikita-kita ko yung usina yung mga magagaling. Kumbaga, ganun. Kuha tayo ng mga ibon na maayos, ganun, alaga na maayos, bigyan ng oras. Tsaka, huwag titipirin ng isang natutunan ko, huwag nyo titipirin yung ibon sa gastos. Kasi pag tinipid niya, titipidin din kayo sa ano niyan, sa achievements niyan. Hanggat maaaring ibigay niyo lahat. Kaya hindi rin biro basta pumasok sa pag-iibon. Pagdating sa sir, sa swerte, naniniwala ka ba? Pagdating sa karera? Sa swerte, meron. Naniniwala ako sa swerte. Kasi paano kung yung ibon mo ni-release? Halimbawa, nandiyan na sa kalamba, napalkon o sumabit, ano tawag doon? Hindi sinuwerte. Oo, di ba? Pero kahit pa paano, meron pa rin point na masasabi mo na may swerte, pero walang malas. Hindi lang sinuwerte, pero walang malas. Ayun. Pwede, baka may mga isa-shoutout po kayo. Shoutout, unang-una sa asawa ko, sa family, sa magiging asawa ko pala. Ayun, congrats sa'yo, sir. Sa family ng magiging asawa ko. Kay Marvick, sa tropang holdupper, kila Kuya Alex Reynas, si Perskiado, si Will Triumpo, tsaka si Ron Valdez. Kay Kuya Mark Nimero, Romel Barrias, Ruel Reyes, TJ Garion, kay Tate June sa Manyego, shout out, tay. Kay sa tropang Betlog, nila Kuya Orly, nila Puying. Tapos, sa bata ni Mayor, kay Paring Ian Domingo, Paring Ian, baka naman. Kay sa mga officers ng PXE, shoutout sa inyo. Tsaka kay Sir Jong Benko, lalo na kay Sir Jong Benko. At Marvick Ramirez, shoutout. Shoutout din sa mga tunay, sa mga pinsan ng asawa ko. Shoutout sa inyo. Mabuhay kayo. Shoutout din kay Val Limosa, kay Kuya Ching Dia, tsaka dun sa mga hindi ko na shoutout. Pasensya na kayo, PM nyo na lang ako para pag kami susunod pang vlog, i-shoutout ko kayo unang-una.
Ayun. Sir Terdy, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin dito sa Muntimong Lop at sa pagpapakilala ng mga hawak mong ibon at mga linyada. Again, maraming salamat po. Hanggang dito na lang ang video ko sa araw na ito. Keep safe and God bless. Mga kalapatid, supportahan po natin ang YouTube channel ng ni Hervin's Loft TV. Search nyo lang po sa YouTube, Hervin's Loft TV. And happy flying sa'yo, kapatid! Ingat lagi! Mwah!